Anong ginawa mo doon sa babae? Tinulungan ko lang siya. Tinulungan mo? Na ano? Laglag yung anak niya? Sinunod ko lang naman ang gusto niya eh. Tsaka dugo pa lang naman yon. Di ba ikaw may sabi dati, kahit na dugo pa lang, yung buhay na rin yon. Oo na! Kasalanan ko na! Eh, ano maggusto mong gawin ko? Tumunga nga kagaya mo? Eh, ako lang naman na naaasahan ng mga bata dito eh. Dahil wala silang mapala sa'yo! Bakit dinadamay mo ako dyan, ha? Mag-isa kang pumasok sa kalukuhan mong yan, ha? Mukhang dinadamay. Panalangin mo, huwag mong balik sa mga anak natin yung karma mo dyan. Pag nagkataon, ikaw talaga sisisihin ko! Hirap si Linda at madalas siyang binabagabag ng kanyang konsyensya. Pero inisip na lamang niya na ginagawa niya lamang ito para mapag-aral niya ang kanyang mga anak at siya ay tumutulong din sa mga babaeng hindi pa handang magkaanak. Ganda naman. Para sa'yo. Pasok na ako. Mag-aaral na rin ako. Nay, gasyang gasyang ko sa akin na yun. Sakto lang. Chang. Nay, akin din ko na yun. Mga anak, sige na. Pasok na kayo sa kwarto. Iligpit nyo na yan. Tapos matulog na maaga, ha? Sige. Aabot si Linda sa puntong hindi na niya iniinda kung tama ba o mali ang kanyang ginagawa. Mayroon pa po uling dumating na siya daw po ay may sakit sa puso at delay din po siya ng 3 weeks. Sinabi daw po ng doktor na hindi siya pwedeng manganak dahil magiging sanhin ang kanyang kamatayan. At eto na naman po, nagawa ko na naman po ang isang bagay na hindi ko gusto pero napipilitan po ako. Sobra po akong nagsisi at sobra akong pinahihirapan ng aking konsensya. Dahil naisip ko nga po na baka maging karma ito sa aking pamilya. Araw-araw din po na nananalangin ako sa Panginoon na pinagsisisihan ko ang ginawa ko.
Tara, uwi na tayo. Nay, di ba po nagsisimula ang misa? Bili ka na. Tara na, bilis. Uwi na. Sa'yo kanina. Oo, konsensya ka na, no? Jovel, titigil na ako. Hindi na ako tatanggap ng mga nagpapalaglag. Hindi ko na masikmurang pakainin ng mga anak natin galing sa masama. Jovel, mapapatawad pa ka ng Panginoon sa mga ginawa ko. Ewan ko. Pero mabuti nga tumigil ka na. Mamaya makakarma ka pang madamay pa yung mga anak mo.